Welcome back to Kuda, serye kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan ng about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your forever kakuda, serye host. Wow. Na-miss ko to. Ang tagal ko nang hindi nag-intro. Ang tagal ko nang hindi nag-record ng podcast. Siguro mga lagpas isang buwan na. So, medyo naninibago mo ang arte. So, bakit nga ba ang tagal ko hindi nag-record, no, mga kakuda at mga adjusters? At bakit nga ba? Una sa lahat, may ginagawa kasi dito, mga kapitbahay. Yung dalawang bahay as in yung katapat namin at yung katabi ay ang ingay, may mga nagwe-welding ganyan. So ang ingay talaga kahit habang nag-work ako ay narinig sa mga meetings ganyan. So ang daming dahilan, no? Pero yun yung unang dahilan. Pangalawang dahilan, parang ano, tinamad na ako. Ayun, kasi nga parang, ewan ko ba, parang 1 year na din. Yun pala, happy anniversary. 1 year na nga. 1 year na tong Kuda serie. And medyo tinamad ako na makipag-usap sa mga iba't ibang tao na bago. Gets? Though kahit mga kilala ko sila, iba pa rin yung parang nakikipag-usap ka lang sa mga friends mo, di ba? Minsan kasi nagko-contact ako sa mga strangers talaga, ganon. So parang, alam mo yung may effort kang kailangan gawin para ano, may effort kang kailangan gawin para makipag-usap lang, kahit Zoom lang yan, no? So medyo may mental ano siya, mental pagod. At ayun, medyo siguro na lang nagpahinga ako at tinamad talaga ako. And habang nung nagpapahinga ako at wala pa rin akong maisip kung sinong i-guest ko, tapos may mga naiisip ako pero parang tinatamad naman ako mag-reach out. Di ko nga rin alam saan ko nakuha yung energy ko before na mag-reach out ng mga bagong tao. Naisip ko, sabi ko, parang mas comfortable kung ang makikipagkuda ako sa parang kilala ko na. Excited! Yung parang kilala ko na, marami kami mapag-uusapan, ganyan. So, ako diba, nakikinig din ako ng mga podcast. Naiingit ako dun sa mga may forever na kausap, like ang dami na lang pwedeng pag-usapan na sila lang dalawa, like ang walang kwentang podcast ganyan. So yun nga, naisip ko na paano kaya ako magka-co-host ako. So ayun ang pasabog ng Kuda Serye anniversary. Sa isang taon niya, naisip ko na magkaroon ako ng co-host. So hindi natin alam kung gaano magtatagal tong co-hosting na ito. Baka magkainisan kami. At feeling ko naman kilala niyo na siya dahil suki siya dito sa Kuda serye. So bago ang lahat, tinatawag ako na, bago ang sa dami ko sinabi, ito na nga tatawagin ko na siya kasi excited na siya. Dustin Ibanez, welcome to Kuda serye, the new co-host. Wow. Di ba in-expect? Nagulat ka ba? I'm very honored. Well, English. Ang arte. Bakit ka honored? Gusto ko naman talaga maging part nitong ano, nitong Kuda serye mo. Before pa, 'di ba? Oo. So, trivia, si Dustin nga yung, kung hindi kayo nakinig pa ngayon lang, si Dustin yung pangalawa kong guest. Tapos ang dami din natuwa doon sa ating ano, tandem na yon, at sabi nila, bakit hindi na lang mag-co-host na lang daw tayo, di ba? May mga ganong comment. At bumalik siya ng bumalik dito sa Kuda serye. Nakatatlo ako sa tatlo ba? Oo, te. Nakatatlo kong guesting. So, meron talagang chemistry. Charot. De, pag ano, sabi ko, te, wala akong mag-guest, ikaw na lang. Lagi ko nga actually, yung guestings ko lang yung pinapakinggan ko talaga. Oo. Wala. Hindi siya nagsusupport ng ibang episode, yung kanya lang. Napaka-narcissistic. Kaya nga natuwa ako na kinuha mo pa rin akong co-host. Joke lang. Saka hindi rin niya nanonood ng vlog ko. Hindi ha. Nanonood ako. Ano yung latest mong vlog? Pag nandun ka. Nanonood ako yung latest. Ano yung latest? Sige, isipin, sabihin mo. Yung latest mo, parang something, bumili ka ng vacuum. Yes, thank you naman. Oo, salamat. Subscribe to my channel. Charot. So, bakit ba si Dustin yung napili ko? Doon nasabi ko na kanina. Hindi, ano lang din, yung para background na lang din, te, ang friendship namin ay nagsimula nung college sa UPLB. So, org mate kami. Though siya yung nauna sa org. Tayo. Ay, una tayo naging classmates. Hindi kami close.
Bad trip ako sa iyo eh. Yun din siya sa akin. Tapos parang siya kuya-kuya, ganun. Kasi ano siya, medyo matanda siya dun sa batch namin. Ano lang siya, trans... Ano tawag dun, te? 50, transfer. Shift, transfer. Iba yung transfer. Oo, wala nung pag-add sa transfer. Wala, oo. Oh, mali lang yung term. Oo, shifty siya. So parang medyo ang tingin ko sa'yo, ayun, mag-first impression tayo. Wow, Emi. First impression. So, ako, wala po kaming, ano, wala po kaming script dito. Oo, wala kami ngayong, meron akong mga konting script. Pero ayun, para din nga, ikaw na yung magiging co-host natin, eh di mag-getting to know bakit ba kami. Nag-prepare pa naman, nag-prepare ako ngayong araw, nag-follow ako para dito sa... Ako din, umaura, ngayon na uli ako nag-makeup. Nag-makeup lang talaga ako kapag may Kuda series. So, mga dalawang buwan na ata ako din makeup. So, yun nga, te, first impression, ako muna sa'yo. Yun nga, dahil shifty ka, parang kuya-kuya yung tingin ko sa'yo. Tapos, same tayo ng major, no? Oo. Tapos, naging class, oo, naging classmate muna pala kami bago maging org mate. Tapos, ayun, hindi ko din masyado kita pinapansin. Pero eto, naaalala ko, pagkapasok ko ng ads, yung org namin, ang kupal mo, lagi mo ako niloloko sa aking katabaan. oo, tapos parang yun na rin ko bakit tayo naging close. Pero, parang napikon ako sa'yo, naalala mo, tapos sinabi. Ay, ka naman, pikon ka naman kasi talaga. Pikon po talaga. Eh, kasi yun. Hindi tayo pa masyadong close noon, ikaw yung gib na gib sa pag, ano, tutokso. So, parang sabi ko, basta chinat kita o sinabi ko sa in person na pipikon ako. Oo. Para sa something ganun. Ako yun. Tapos hanggang sa orgmates na nga kami, lagi na lang tayo ding, dahil same kami na major, lagi kaming groupmates, lagi kami magkasama. So, feeling ko yun yung naging history, bakit tayo naging friends. Tapos nung nag-graduate, magkakalapit yung work namin, kami talaga yung naging friends na. So, that's my story. that's the story of our friendship. Ikaw ba kami iba ka? perspective, no? Oo, on my... on your perspective. Yes. Pag hindi tayo magaling sa mga perspective. Tay, tayo i-tagalugan lang. Yung normal lang natin. Huwag ka masyado niyang pabida. Hindi, kasi napapatingin ako kasi baka mamaya biglang may tumawag sa... Busy yan eh. Oo, ikaw. Hindi. Sa akin naman, oo, tama naman si Jess. Una ko siyang nakita sa ano, DevCom 11. Isang subject sa DevCom. Pares tayong DevCom. Eh. Ah. Tapos inis na inis talaga ako sa iyo kasi parang kada pa parang siyang ano, alam mo yung parang gandang-ganda sa sarili. Oh. Tapos ano, may ikaw ako. TGSS. Tapos pero yung itsura naman, parang ha? Yung parang siya yung... Judgmental. Impression ko talaga sa kanya yung parang te, bagay mo yung kilos mo sa itsura mo. Eh, grabe ka. Kasi poker face ako, hindi ako pala ano. Oo, kaya... hindi kasi siya. Pagpasok niya sa klase, maliit lang yung classroom. Pagpasok niya, hindi siya nangiti. Nag-ganyan. Tapos bigla niya siya flip kasi ako. Pagagatay. Bago siya umupo. Gaganyan niya yung hair, buhok niya. Tapos parang nakakairita, di ba? Tapos ang haba ng hair ko na is straight. Oo, totoo. Ang haba ng buhok niya. Tapos yung suotan niya yung mga jambihan. Jambihan. Tapos kahit maiinis ka talaga. Tapos sabi ko, grabe! Oo, alam mo naman yun. Irritable. Hanggang sa pumasok ka sa org. Hanggang pumasok ka na sa org nun, parang sabi nalaga namin ng barkada ko sa sila Kat Ebor, ayan, kupali natin yan. Ang sama, oh. Kinupal na namin ng kinupal. Ewan ko kasi, yung parang yung mga, siguro parang dun din nag-build ng connection, no? Yung mga pagkakupalan sa, especially sa mga organization sa UP. Kasi parang lahat naman tayo sa university, medyo kupal. Mm-mm. Parang ganun muna, ano, ay medyo close na kami ganun. Kasi kaya niya na ako. Diba? Pero gets ko yung ano na sinabi mo pag nagkupalan. Kapag marunong ka makipagkupalan, kayo yung magiging close, 'di ba? Parang kunyari kinukupal ka. Hindi ko lang alam kung yung mga nakakarinig nito, alam nila yung word na kupal, parang asaran, ganun. Asaran. Oo. Minsan matinding-tinding asaran talaga. Matinding asaran. Pag parang insan, pero siyempre, hindi naman natin pinapromote yung body shaming. At saka dati pa, yung medyo bata pa naman tayo nun. Bata pa tayo nun. pag magkakilala naman kayo, or medyo magkaibigan kayo, parang gano'n, naiintindihan nyo naman yun eh. Parang, kumbaga, it's a way of pakikisama na rin.
'di ba? Mm. Kasi parang ganun yung environment, parang ganun. Ewan ko. I mean, kanya-kanya tayo ng perspective. Oo, gets naman. Mm-hmm. Parang yun yung way natin ng, yun nga, paano mo kakausapin. Tapos doon nagsisimula hanggang sa lumalim na yung friendship, no? Oo, doon naman. Tapos parang yun nga, doon tayo nagsimula. Tapos lagi tayong groupmates. Mga, tas, kasi sa ano sa LB, di ba, parang doon na tayo nakatira eh. Magkakasama lang. Hapon, hanggang gabi, magkakasama. Inom. Marami pa tayong mga ano, marami tayong mga kalokohan na pinagdaanan, di ba? Pwede nating ikwento dito sa podcast yun. Ayun nga. Ano, marami, si Jazz, marami siyang nakakatawang ano, give na mga storya sa, medyo ano ka kasi, no? Parang ikaw yung, siya yung parang tampulan po talaga ng mga jokes. Kasi hindi naman, hindi lagi. So, rup ka nga, choppy ka. So, madalas. Ikaw, parang, tampulan mo ako. Oo. Parang, napipikon ako, ayoko na pala itong maging co-host. Oh, kasi masarap pikunin. Masarap asarin yung mga pikon. Parang very satisfying para sa mga nangaasar. Oh, tontuwa ka dun. Tontuwa. Ay, di, yun nga, lagi kasing ang panukso talaga sa akin yung weight ko dati. Hanggang ngayon naman, majubis na lang ako. Pero, gets, parang sanay na din. Nasanay na din ako sa ganun. So, yun, te, medyo napipikon na ako, so imahin na natin. Yes, kumita. Yun nga, tayo dire-diretso na yung pagiging friends tayo. Kasi, yun na, after college, magkakasama tayo. Tapos parang same din kasi talaga tayo ng both the circle of friends. Parang same tayo ng personality. Jollogs. Ako, alam, aminado naman ako na jollogs talaga. Same. Ayun nga yung next kong itatanong, te. Ano ba yung mga pinangkakasunduan natin kung bakit din tayo naging close? Una nga, yung kajologan. Hindi tayo mga... Basta same nga tayo ng likes. Kung ano yung kaya ng antas ng buhay natin. Kasi yung... parang yung kabataan natin, hindi tayo yung sobrang... Well, ano, mag... Parang gano'n. Yung parents natin, simple lang, parang gano'n. Tapos, di ba? Te, medyo nagcha-choppy-choppy yung boses mo. Ito, baka sa pag internet. Pag nagsasalita ka. May electric fan ka bang malapit dyan? Sige, papatayin ko muna. Oh, ma- ano eh, no? Tumutunog-tunog. Ayan. Okay na. Ay, sorry. Yan, sige. Wala-wala. May kumukulog-kulog kanina eh. Oh, yung electric fan nga yun. Oh. Sorry po sa electric fan. So, ayun nga, te. Ano ba? Ano ba yung mga specific? Like, movies, artist, yun, artista, te. Artista. Oo, yun talaga. Ewan ko, yun, pili parang halos lahat ng mga kaibigan ko rin. Parang yun yung connection namin, artista. Tapos siguro ako, ang talaga eh, parang lumaki ako sa, parang tayo, ako talaga. Lumaki pop culture. Ako, Pinoy pop culture. Ako, actually, nung high school ako, medyo hindi ako yung parang alam nila na jollogs. Kasi nga parang syempre, baka matag na. Parang noon kasi, di ba, parang feeling mo pag sinabihan kang jollogs, ang pangit. Ang pangit. Pero, parang eventually na-accept ko na, eh, ganun talaga, yun yung kinalakihan ko. Eh, doon din ako nag-e-enjoy. Yes. Sino bang paborito mong artista? Eh, baka humaba eh, ang episode. Marami ako ngayong, simula bata. Oo. Eh, wag muna kasi yun yung gusto kong next episode natin. So, oo. Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description na kalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, papapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye! Baka pre-empt na. Mape-pre-empt ang aming mga topic. So ano pa ba? Siguro din, yun nga, parehas tayo ng estado sa buhay. Parang, siguro ako din, hindi ko kaya pakipag-friends sa sobrang mayaman na... Doon lang, daw si Dustin mayaman. Lagi ako nililibre. Lagi ako dyan nangungutang dati. Hindi yung sobrang ano...
GK Pacquiao, charot. Yung hindi mo na malevelan. Kasi tayo, kung sa same tayo ng kakainan, okay lang sa atin kumain sa ganito, maaya mong kumain sa ganito, maaya mong pumunta sa ganito, bumili ng damit sa ukay, yung mga ganon. Kaya ganon din yung mga friends ko, yung mga nakakasundo ko rin na levelan ko lang din pagdating sa economic. Hindi yung parang, yung, siguro totoo yung ano, parang birds of the same feather, ano, flock together. Diba? Uh-oh. Kasi kahit naman yung mga kaibigan natin, medyo, may iba, may mga kaibigan tayo medyo well off naman din talaga. Pero parang yung hindi sila, yung hindi play, halata. Oo, hindi halata. Sa itsura. Yung hilig, saka yung, yun nga, yung mga gusto. So, gusto lang natin yung yeah, mga artista. Simpleng, kumbaga simpleng bagay lang. Wala naman sa atin yung parang nagsusuot ng mga branded na sobra. Oo, te. No, si Katepora lang. Pero hindi natin naman siya masyadong isina-shout to the world. Pag si Katepora yung nagsuot, hindi yung mahalata. So, ganyan lang kami. Nag-jismisan lang kami about mga friends. So, pero ayun nga, te, magkamustahan naman tayo ngayon. Kasi, magkamustahan. Nakakwenta ko ka kanina na bago ka pumasok, na kaya ako medyo nagpahinga sa kudaser. Medyo napagod din ako. So, parang work na lang, ganyan. Minsan kasi din parang... Saan ka specifically napagod? Parang alam mo yung feeling, hindi naman sa pag-ano, minsan parang wala namang nakikinig or sobrang konti. Though happy pa rin naman pag may mga konting nakinig, ganyan. Tapos parang yung feeling mo wala namang nangyayari, ganun. Pero nag-start talaga akong tumigil. Ay, nung nasira yung laptop ko. Nung kanta ko to sa'yo, di ba? Nasira yung laptop ko. So parang nasira yung momentum. Parang kasi dati naman, kahit walang nakikinig, gagawa pa rin ako ng vlog, magpa-podcast pa rin ako. Tapos parang yun, doon nagsimula yung katamaran ko. Talaga. Tapos, pero ngayon naman, medyo okay naman ako na eto na nga, nagbabalik na sa Kudasere, nagbablog-vlog na uli ako. So, ayun. Kasi parang, feeling ko okay lang din naman magpahinga for a while. Yeah, kasi lalo ka pa ikaw yung host, di ba? Siyempre, kailangan parang, minsan kailangan, kunwari may kausap ka, iniintindi mo kasi din talaga. Tapos, yung pinadala mo yung usapan eh. Yung usapan. Tapos, in terms of preparation, siguro hindi naman, hindi natin nakikita kung ano yung, kung paano ka nagpe-prepare for certain ano episode, di ba? Siyempre, may, nagre-research ka naman siguro kahit pa paano sa mga... Oo, te. Before and after yung diba? Pagod ng podcast. At, ewan ko mas na ano ako dun sa during minsan. Hindi naman, wala naman sa pagpaparinig sa mga naging guests. Yung minsan, hindi mo naman, ay, dapat dadalin mo yung usapan. No? Di ba? Marang ganun. Pero, marami naman sa mga guests ko, okay din naman talaga. So, parang sila din yung nagdadala sa akin. In fairness naman din talaga sa podcast mo, parang ang dami rin naman talagang nakikinig. Di ba? Siyempre, hindi naman siya yung tulad ng ano isang bagsakan, libo-libo. Parang slowly but surely, parang you're gaining attention din naman. Tapos, yung etong podcast mo kasi very, di ba, pag nababasa ko rin, may mga comments na bukod sa entertainment, syempre, may mga natututunan din naman sila kahit pa paano. So, te, may matututunan sila sa'yo? Parang wala silang masyado natututunan sa akin. Hindi ko alam, pero I bring entertainment. Joke. Oo, pero pag si Dustin, ang kunyari may problema ako sa career, lagi ako sa'yo, parang pag-career kay Dustin. So, pili ka marami tayo dito matututunan kay Dustin in terms ng mga career, ganyan. Saka marami na gusto, natuwa doon sa ano yung first episode natin together about sa career, ganyan. So, ayun yung mga pwede namin pag-usapan. Ano pa ba? Saka siguro yung mga magiging practical tips sa buhay, no? Siyempre, maganda rin yung parang mga, siyempre, hindi naman natin sinasabi na yung nag-a-apply sa atin, mag-a-apply din sa kanila. Pero, parang to inspire them lang. Kung ano ba yung mga nagawa na natin and ano yung mga naging resulta ng mga steps na tinake natin. Well, steps na tinake. Medyo kumukonyo ng konti. Ikaw naman, te. Kamustahin naman kita. So, ako naman medyo okay na at nagpa-fangirl ako sa SB19. Shout out! medyo yun dun ako umokay talaga nung nag-fangirl ako. Parang meron akong pinagkaabalahan na iba na naman. So, ikaw naman, te. Same pa rin naman. Parang
lahat naman tayo ngayon, di ba, parang we're trying to survive this pandemic. Tapos parang habang tumatagal, mas marami siyang challenges na dinadala sa atin. Hindi ko alam, parang ewan ko kung gano'n yung nafe-feel mo. Ako, mentally, parang akala ko dati, okay. Parang okay ako, parang ganun. Gusto ko yung gantong setup. Ako, gusto ko pa rin naman yung gantong setup. Pero parang may times na parang, ano, nafe-fed up ka na. Tapos, syempre, iba yung, in terms of, ano, parang professional, iba yung way ng pagtatrabaho ngayon. Hindi ko rin, nakakapagod din talaga. Tapos, socially, di ba? Parang sobrang bounded tayo na dito ka lang sa loob ng kwarto mo. Ako, even pag-uwi ko sa bahay namin, sa pamilya ko, ano ko eh, parang nililimitahan ko kasi mahirap. Ano, paranoid ako eh. Ako lang, pero yung parents ko, hindi sila paranoid. Sila, hindi sila natatakot, pero ako takot na takot. Gets. Yun. Pero yun, ako happy pa rin kasi yun, may mga nakakausap naman ako na kayo, mga kaibigan ko. Tapos yun, tinatry kong mas maging busy sa ibang bagay. Parang kailan mo talagang ilimit ngayon na parang oh, dapat hanggang ganitong oras ka lang nag-work. Kasi pag sumobra ka, mababurn out ka talaga. May nabasa nga ako na, alam ko yun, sa GMA ata yun. Pag more than 55 hours ka nagtatrabaho sa isang linggo, parang pwede siyang maging cause ng death. Parang ganun. Eh, diba? Yun. Parang, ano talaga, kailan mong umisip ng bagay, ng mga bagay na mas may enjoy mo pa yung ganitong klaseng situation. Pero we all are parang praying and hoping na sana eventually matapos na yung ganitong sitwasyon, di ba? And boy, makapag na tayo, makagala na tayo. Sipin mo 2 years na tayong wala talagang bakasyon na yung, syempre, sa bakasyon ka, yung parang you travel, you go to different places. Tapos 2 years na parang hanggang picture na lang, ay, sana last year nandito, or 2018, nasa ganito akong lugar na. Daming plano na hindi na natuloy. Yun, yung mga ganun. Pero, yun, okay naman. Parang ganun. And thank you na kasi, syempre, sabi nga nila, kailangan mong i-check lagi kung kamusta yung mga kaibigan mo. Wow! Buti yung may nangangamusta nga. Oo naman. Nangamusta naman yung mga friends natin. Pero syempre, wow! Syempre pa. Wow. Syempre, ano yun? Gets naman. Oo. Parang, ako din nung una, parang sabi ko, gusto ko na ng work from home. Pero, parang lately sabi ko, ay gusto ko na rin ng lumabas-labas kahit papaano. Medyo ano, iba din. Hybrid talaga na pwedeng work from home, tapos yun. Hmm. Yung stress din talaga ng ano. Kasi ang daming mong iniisip eh. Diba? Wala na din nga ang boundary na. Ah, pero ako, tinatry ko talaga, pag out ko, bahala kayo dyan. Mm-mm. Ako, yun din talaga. Kung hindi emergency talaga, parang bahala. Yun din naman yung sabi talaga ng mga, ano, mga advice ng ibang tao na parang, ano eh, kailangan mong, parang marami ka pang pwedeng gawin, di ba? Mm-hmm. Kesa itutok mo or ubusin mo yung sarili mo sa trabaho. Kasi yung trabaho, hindi naman yan matatapos, di yan mauubos eh, di ba? True. At ayun nga, parang di ko rin akalain na 1 year na. Eh, 1 year na ngayon ko da serye eh, happy anniversary. Eh, di ba ito ay baby ng pandemic? So 1 year na rin talagang ano. Iba rin, gusto ko rin mag-try nga nung mag-record ng podcast ng magkasama, no? Mm-hmm. Paano kaya yun? Mas okay kaya yung dynamic nun? Mas iba kaya? Kasi nga, magkasama na kayo. Tapos, baka mas maging okay yung talakayan. No, parang gusto ko rin lang siyang matry, ganyan. Mm-hmm. Ewan ko lang kung malapit na ba yun. Yung pagkaganon. Di ba? Di ka mahirapan sa mga technical glitch mo nun. Okay, pero mabilis na internet namin. Sabi ko, kung kailan na mabilis yung internet namin, saka ako tinaman magkudaseri. Pero dati, aba, ang bagal ng internet, pero nilalaban ko yung mga guesting. Minsan nakakahiya yung guest ko, ako nawawala. Saka dati parang, ang dami mo nang nasabi, ang bagal dumating sa'yo, no? Pero oo, ngayon... Parang, sa editing ko lang yun inaayos na lang, sabi ko, eh, delayed. Buntis. Buntis. Tis, di ba? Parang meron kang ano, parang kumbaga ito yung passion project mo nung pandemic. And at least dire-diretso siya at itutuloy-tuloy mo pa rin. Diba? Wow. Yes, thank you ha. Dahil ikaw nga ng co-host ko, patutuloy-tuloy ko na siya. Subukan so, kung madaldal at hindi kita sapakon.
Oo, te. Leo ka pa naman, mananapaw. Charot! Uy, hindi ah. Kahit na Leo ako, ano, mahihain ako eh. Alam mo naman, di ba? Uy, mahihain ako. Di lang halata. Gusto mo ba na may video? Kasi naisip ko, di ba sabi ko sa'yo, te, okay lang na walang video. Kasi minsan, napapagod na rin ako magpakita sa camera. Ikaw, nasa'yo naman. Eh, ano mo, co-host mo lang ako dito. Ikaw, kung ano yung gusto mo. Pwede pa rin ba ako mag-release ng solo episode? Ano? May kontrata? Hindi, ayun yan, oo. Tapos kayo, mga nakikinig, kung may mga gusto kayo, ngayon na nakilala nyo na si Dustin, wow. Nakilala nyo hello, mga kami. Hello, mga Justers. Justers ba rin ba tawag sa mga Kudasir? Ako, Dana lang, para kasama ka. Justers pag mga vlog. Pag hello, kakuda. Mga Kakuda. Yes. Kakuda. Pag Kakuda. Ayun, pang Kudasir. So, te, baka hindi mo pa pina-follow ang Kudasir sa Instagram. Wait, pina-follow ko, tapos lagi kong ang nilalike. Lalo na pagka ako yung kasama mo sa ano. Hindi ko lang nila like, sinishare ko pa. Siyempre, love your own. Tapos, te, ito ha, Dustin. Hi, Kakuda! Isa ka rin bang podcaster katulad ko? Alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpapodcast na ito? Alam mo yan? Kung hindi mo pa alam, ito na. Sinasabi ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit konti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Kudasir kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Kudasir. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kasi parang na-share mo, out, ano to ha, off the record, na-share mo na mahilig ka ngayon mag-sulat-sulat ng mga tula-tula. Kasi no, meron akong in-introduce dito na segment, pero walang nag-submit. Sabi ko kasi, parang ang title ng segment ay, kung naririnig mo to. So parang, pwede ka magpadala ng anything na letter, na tula, na parang a letter mo to someone, pero nangihiya ka. So tayo yung magsasabi. Tayo yung magbabasa for them. Yeah. Gusto mo ba yun? Maganda yun, maganda. Pero at siyempre, meron tayong babasahin, tiyara. Para sa una na, hindi, sige, sa mga next na yan. So, meron na wag tayong muna, mga nakabaon. Nakabaon. May mga nakapag-send na. Tapos, ako din, itatry ko uling magsulat ng mga ganun. Kasi, kung naalala nyo, episode number, titignan ko kayo sa ano, episode number 37. Maraming natuwa dun sa patula eme ko na yun na title ay tesinan ko sa'yo, hindi mo pinakinggan. Sabi ko, pakinggan mo. Mo ganyan siya, mga Kuda. Hindi talaga niya ako pinapansin. Nahuli po. Ayun ba yun? Yung bakit palagi tayo naghihintay. Tapos parang sinulat ko lang siya nung mga 2019 out of something. Tapos nakita ko lang siya bigla sa mga notes ko. Tapos binasa ko siya sa podcast. May mga nag-message talaga sa akin na natuwa sila doon. So, parang na-inspire naman ako doon na magsulat ulit. So, noong time na yon, ngayon hindi ako inspired. Pero sige, magsusulat ako. Damn, daming topic talaga na pwedeng isulat. Minsan ano eh, syempre may mga creative block na nangyayari. Pero, ang daming inspiration sa paligid. Hindi, parang, hindi lang, basta ang dami mong pwedeng pagugutan. Minsan hindi mo lang napapansin na yung mga bagay na yun pala, pwede mo na siyang gawa ng ano, ng something na... Ng piece, oo. Ng piece or artwork mo, parang ganun. Ako kasi, te, pag nakakapagsulat ako, kapag may nafe-feel akong mas pag na-hurt ako. Pero ngayon nga kasi wala, di rin ako masyadong hurt, ganyan. So, parang wala din akong inspiration. Nung time na kasi, parang litong-lito ako nun sa, ano ko eh, pag ma-masters. Yun. Sa life ko, kaya nakapagsulat ako ng ganun. Normally talaga, parang nakakapagsulat kapag ka, parang masakit. Parang, pero syempre, try din natin magsulat ng mga medyo happy. Masaya. Oo, masaya. Tapos so, ayun. Mga simpleng bagay. Hindi naman kailangan tula na rhyme, pwedeng short story. So yun mga Kakuda, I encourage you all, charot, yes, to send your kung naririnig mo to entries. Pwede rin letter tapos sa try na may mag-comment mo. So, yes, gagawin ko to ng PubMat para sure na. Kasi in-announce ko lang siya before ng
walang ano. Tapos siguro pwede rin tayong ano, yun, para magbigay ng komento. O comment. Comment? Commentary? Huwag masyadong malalalim. Medyo bobo ko kapag mga English na malalim. Kunwari tula kasi, parang syempre, ano mo kung aning, ano ba yung na-feel mo dun sa tula? Ah, wala ganun. So, ihihimayin natin. Ihihimayin natin ng konti-konti. Konti lang. Hindi ko kaya yung deep na, hindi ako masyadong himay na himay. Charot. So, ayun. Dati sa ano, yung high school, ano ba yung mga Florante at Laura? Yun yung mga favorite kong ano eh. Favorite kong ginagawa. Ayun ang mga ayoko. Yung magbabasa tapos hihimayin kung anong nangyari. Hindi ko mahimay. Parang ano yung metaphor doon? Paano, kung i-apply mo siya sa current situation, yung pilak, ano yung simbolo niya? Wow! Ay, gusto mo yun? Ako hindi ko yun masyadong gusto. Gusto ko yun nung high school. Ng mga exercise. Hindi ko alam kung kaya ko pa siya ngayon. Pero nung, very ano kasi, siguro parang malawak yung imagination ko. Parang gano'n. So, ayan, at least nandito ka na para maghimay nun. Kasi ako feeling ko medyo mababaw ang pagtingin ko minsan sa mga bagay-bagay. So, thank you for helping out. Yes, ayun. Yes. At dahil anniversary ng Kuda serie, eto, wow. Yung aso ko ay sumama sa... Ayan. Happy anniversary. Ay, may papag-giveaway ako, te. Baka gusto mo akong mag-bag. So, ang makakaalam lang nito ay itong mga makikinig hanggang dito. Ang gagawin nyo lang, isha-share nyo lang tong episode na to sa IG stories at itag nyo ako at Jazz at itag nyo ang Kuda serie at Kuda serie, ako at Jazz Aberilla at si Dustin at Legend Dustin. Tama? Eh? Wow. Ilan ang yes, D? At Legend Dustin sa Instagram. At sa buong week, wow, teka, natitignan ko yung calendar, kailan ko i-announce? Kasi i-upload ko to ng bukas mismo, ano ba? Ng 29, so i-announce ko ang winner. Ano? Bukas, sa, kailan talaga ang anniversary ng Kuda Serie? Nung isang 26, araw. 26, oo, 26, something like that. Nandun ako. Inano ko yun, nakita ko. Nag-congrats ka, nakita ko. Thank you sa pag-congrats. At sa June 6, yan, i-announce ko ang isang winner ng 500 GCash. Wow. Yun lang. Yaman ka, girl. 500 lang? Kaya gawin mo nang magdagdag ka ng 500, 1,000. Mas mayaman ka sa akin. After one year. Nakina mo. 1,000. Huh? Kuyo Bill, ikaw ba yan? yun lang nga kaya ko pa ngayon. Dahil tipiran ako ngayon. Charat. Hindi, ano lang yon, simple thank you. Simple ano lang, appreciation lang sa mga nakikinig. Oo. So, hindi ko to i-announce sa caption. So, kapag narinig mo to, at ikaw lang ang nag-share sa IG stories, at tinag mo ang Kuda serie, ako, at Jazz Aberilla, at si Dustin, Legend Dustin, mananalo ka na ng 500 GCash. Paano kung marami ka? Paano mo pipiliin? Ira-raffle out ko nga. Pero kung siya lang, di ko pag-isa lang siya, edi siya na. Hanggang June 6 to. Ira-raffle mo? Oo. Ayan, para hindi ko makalimutan. Papakita mo ba sa kanila kung paano mo ira-raffle? Oo, sa IG. Mag-ano ko ng video. Sa IG so, ng Kuda serie. So, ayun muna, te. Influencer ka na talaga. 500 lang, te. Baka gusto mo mag-sponsor. Sige, samahan na natin na gluta si Life. Yung binigay mo sa amin. Maghahanap ako ng mga kung anong mga bagay na meron ako dito. Maghahanap ako. Oo, basta yon baka magdagdag si Dustin dyan sa winner. So, yun lang yung galing sa akin muna, 500 na GCash. So, te, bitinin muna natin yung mga Kuda kasi marami pa tayong mapag-uusapan, marami tayong ichichismi sa kanila, at marami pang episode ang darating. So, ikaw, anong gusto mo sabihin as well, a bagong host? Siyempre, thank you ulit kay Jasper, ano, for getting me as co-host. Oh, nakakaiyak talaga. At pangarap ko po talaga kasi itong maging co-host. Hindi, thank you kasi, gusto ko rin talagang maging part ng Kuda serie. And of course, very excited ako na
makipagkwentuhan pa. And syempre, baka may mga guest pa tayo. Yes. So, na, dahil lumawak na ang network, ikaw din, pwede kang magdala ng guest dito. Sino bang guest ang gusto mo? Gusto na? Sino bang gusto mong dalhin ko na guest? Sino ba? Hindi ko alas na pag-usapan natin. Diba? Yun, excited ako for this opportunity. Wow! Opportunity. Oh, malay mo ito na ang magkaroon ka ng solo podcast. Di, iman mo na ako na, sir, ikaw ang masumikat, di kawawa naman ako. Parang yun, sinabi ko rin naman sa iyo before, parang tingnan natin kung ano. Pero as of now, kasi hindi ko pa rin alam kung ano yung mga contents or anything na gusto ko pa talaga. Mm-hmm. Ngayon, kailangan ko muna ng kasama pa. Wow! Oo, explore natin. Sana mas marami pa talagang maganap dito sa Kodasere. Dahil grateful din ako, te. Ang dami nito binigay sa aking opportunity talaga. May mga ano na ako pa, webinar, may pag-guesting, may mga talk. So, very happy. Thank you po. Naiyak tuloy ito na ako. Dahil... Okay, parang, ikaw ba, after a year, ano yung ano? Wow, wait, pahabol na tanong. Pahabol, may pahabol. After a year mo ng ano ng pagpa-podcast specifically sa ano Kuda Serye lang iba yung ano eh yung vlog mo. Ano ba yung ano parang paano mo ba na envision si Kuda Serye in the upcoming years? Alam mo una sabi ko yung Kuda Serye pang ano lang siya eh parang gawa lang siya ng boredom lang nung pandemic kasi hindi ko nga akalain na nag-guest na ako ng mga ibang taong hindi ko kakilala. May nag-guest na ako musician, mga scientist, di ba? Tapos may mga teachers. Parang sana in the future yung tayo, pag nag-ano na natin to, mas makapag-guest, makakilala pa tayo ng mas malalaking tao, mga Lenny Robredo, charot na yun. Sana may mga marami pa tayong matutunan sa iba pang mga tao. Tapos kahit tayo lang din dalawa, mas marami pa rin tayong matutunan sa isa't isa, marami tayong ma-share. Kasi minsan din yung kwentuhan, dun mo lang din nauungkat minsan yung mga natutunan mo dati, mga kwento ng buhay mo na nakalimutan mo na, pero dahil in-open up, parang oo nga, no, may ganoon akong experience. Parang na-share din yun ni Vin dun sa isang episode na parang feeling empowered daw siya nung episode. Kasi nga parang hindi naman daw yun sa kanya tinatanong dati, hindi naman namin yun ang pag-uusapan, pero dahil sa Kuda Serye, na-open up, ganyan, mga ganon. Parang, ayun, mas gusto ko pa rin matuto nga sa iba't ibang mga tao din. At, kasi ako din, promise sa one year na yon ng Kuda Serye, dami ko natutunan, feeling ko mas naging okay ako makipag-usap sa mga strangers, sa mga tao, at paano ko, feeling ko umayos naman ako sa hosting, ganyan. So, sana mas may ikaayos pa at more sponsors. So, ito yes. Yun, more sponsors. Ako, parang eventually makita mo na siya sa parang top podcast in the Philippines. So, oo, yun din. Eh, sige, hindi ko yun masyado pinapangarap kasi ang dami na nga yung podcast. Parang okay na ako sa ano, yung mga nakikinig natin, makinig pa rin. Parang feeling ko kasi parang isa siyang, if ever mangyari yan, parang magiging source siya ng inspiration na hindi kailangan kilala ka. Yes. Kasi diba, parang normally yung mga nandun sa top, medyo may mga pangalan na sila. Mm-mm. Pero ikaw, parang makita nila yung journey mo. Diba? Natin na. Kasi talawa na tayo nito. Especially, pero ikaw kasi yung nag-start. Parang yung journey mo. Sige. Oo, thank you. Ayun, yung pangarap ko yun dati, pero parang naisip ko ang hirap niya, so hindi ko siya pangarap na ngayon. Ang pangarap ko ay more sponsors. So eto na, nagpapasalamat tayo, Dustin. Sabihin ko lang sa'yo na may mga sponsor ang Kodasere. Andito ang Lazada, Shopee, GoDaddy, and Podmetrics. Eto, Dustin, meron tayong link. So aambag, nahatian na kita dito. So kung nagsa-shopping kayo, mahilig kayo mag-shopping sa Lazada, meron tayong link nakalagay dyan sa comment section, podlink.co/GOH, basta nalagay ko dyan, at Shopee. So dadaan lang kayo dyan, ay may commission na kami, podlink.co/6UX. At kung gusto mo magkaroon ng sariling website, at syempre mailagay yan sa web talaga officially, visit GoDaddy, podlink.co/V30. At ikaw din, te, bibigyan na kita dito ng line na to para hindi ako lahat. Oo nga. Ang dami mo ng sponsors. At sa Podmetrics talaga kasi sila yung tumulong sa atin dito para magkaroon tayo ng way to earn money. So if you are also a podcaster and you want
to use Podmetrics. Use my code kuda serye, walang space, malaki yung S. Yon. Kuda serye. Kasi doon sa Podmetrics pwede kang mag-earn at pwede mong ma-track ang analytics ng yung podcast. Nice. Yan eh, bibigyan na kita ng line doon para hindi ako lahat. So ayun, mga kuda, thank you for listening to this episode and see you pa sa marami pang episode hopefully, and yes, go tuloy-tuloy ang Kudasery. Happy anniversary! Happy anniversary! Congratulations! Thank and you! Welcome mo naman. Welcome to Dustin, Kudasery. At you can listen if you like this episode. Meron pa tayo, bibigyan na talaga kita rito dito kasi medyo mahaba to. You can listen to Kudasery on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. You can also join our After Podcast Kuda group. Lagay ko na lang dyan yung link. At nasa Instagram din tayo at Kuda Serie. Bye, mga kuda! Bye-bye! See you next time!